guys, welcome to our vlog today. Pupunta kami sa kanto namin kasi nga bibili si Papa ng motor. And ayun si Daddy, naglalakad lang kami kasi nga malapit lang naman dito. Bibilang ko ng motor si Pau-Pau. Wow, yayamanin ka. Kita ko sa Axie. Ayun, si Mau-Mau at Pau-Pau. Dito lang naman yan sa kanto. Ayan, si Papa. Pero ito yung, anong tawag dyan pa? Aerox. Gando. Hindi naman kita papayagan magmotor eh. Pero maganda siya, sniper. Ganda. Bagay sa'yo, Dad. Daming motor. Wala naman ako alam sa motor, pero ito, 112,000. Big bike. Oh, malaki. Hindi bagay sa'yo. Oh, Dad, mga ganito lang. Dapat ito yung bibilin eh. Mio. Ano to? Mio. Magmamotor ka ma? Nagpifill up si Papa ng form kasi nga ECCI pa. Kasi bawal mag-cash din dahil ang dami nga nakapila dahil maraming may gusto ng Aerox daw. Tapos magla-lockdown pa. August 21. Kaya medyo matatagalan pa pala yung pagkuha. Bawi na kami and kakain muna kami ng anong luto mo dito, Daddy? Pakbet? Na may crab claw tsaka hipon. Hot ba? Hot? Let's eat! Yum! Hey guys! Next day vlog and ngayon is Friday. Tapos marami akong gagawin ngayon kasi nga, di ba may mga binili kaming gulay. Ayoko naman masira kasi nga. Iba kasi na itapon na kasi nasira at gawa nga nang galing pa siyang probinsya tapos tin-travel dito. So ngayon, gagawa ko ng pipino na may suka tapos gagawa ko ng chili garlic oil. Nanood lang ako ng vlog sa YouTube kung paano gumawa. And ayan si Kel. Si MJ nagpapahinga kasi nagpa-vaccine kami. Makalat yung table natin, pero ito na yung pipino. Lalagyan ko na lang siya ng suka. Tapos, ito yung ichi-chili garlic oil natin. Diba, ang dami kasi isang kilo yan. Tapos, parang 60 pesos lang yata yan sa, ano, diba, Biskaya? Ano mo na? Lucky Charms lang. Ang gagawin natin, lalagyan muna natin. Ayoko muna kasi maghiwa ng mga sili kasi nga baka sumakit yung, or mahapdi sa kamay. Turn off all of the debris. Debris? What debris? So, maglalagay muna tayo ng suka, sugar, at saka pamintang durog. Ganyan natin. Tapos lalagay ko na lang to sa ref kasi nga hindi naman siya masisira agad. Medyo mahal pala kapag naka-coffee machine kayo no? Kasi nga kailangan mo bumili talaga ng capsule. Pero nag-enjoy naman ako kasi nga iba talaga yung kape niya. Nag-shopping nga din ako sa ano sa Shopee. Bumili ako doon ng mga organizer. Parang feeling ko nakaka-relax talaga pag nag-shopee ako. Yun nga lang magastos, pero kasi nagba-budget talaga ako. At least magkano para makapag-shopping ako sa Shopee kasi nga hindi naman tayo makapunta ng mall dahil lockdown na naman. Sobrang nagkakagulo sa vaccine and hindi ko rin alam kung bakit, pero buti na lang nung unang dose pa lang talaga kasi sabi ko kahit anong ano na, kahit anong vaccine na kunin na namin ni MJ kasi nga baka maubusan, ganyan. So ngayon yung mga taong mga hindi nakapagpa-vaccine, siguro kasi may reason sila or takot. Kasi hindi naman talaga maiwasan na matakot yung iba kasi nga bago lang siya. So ayun, nagkakagulo ngayon yung mga taong gusto magpa first dose ng vaccine. Kami kasi ni MJ second dose. I will open it. Kasi kami ni MJ second dose na kami. Actually lahat kami dito sa family ko tapos na kami magpa-vaccine and buti na lang. So yung vaccine namin, AstraZeneca. Medyo nakakatakot ngayon mga balita dito sa vaccine na nakuha namin. Pero okay naman kami, wala naman nangyari. And yung tita ko din, alam ko sa Saudi sila, Astra din yata yung sa kanila. Tsaka ate ko, I think January pa lang nakapagpa-vaccine na kasi nga ano sila, ano yung tawag doon, nagtatrabaho sa ospital. So yun yung vaccine nila. Okay naman. Kaya ayun. Pero si MJ ngayon may ano siya, may sakit siya. Pero kasi 'di ba minsan yung mga vaccine may side effect and sabi nga nila mas okay daw na magkasakit ka para parang something else. Pinaliwanag yun ng ate ko, wala naman ako alam sa mga ganyan. Ano yan, pang chibog pag wala kayong makain, o 'di ba pipino. The next day. Next day vlog. Pupunta lang kami ng Mercury para may stock kami ng gamot dahil naubusan na kami. Sa may sapote lang naman to. Nakauwi na kami and meron tayong mini grocery haul for today kasi nga nagpunta kami ng Mercury tapos all day kasi nga bibili kami ng tissue din. Punahin na natin yung nabinil namin sa all day. So dalawang Coco Crunch. Mas mura yata kapag maliliit yung binili. Hindi ko lang sure. Dalawang canola oil. Isang tissue. Yung isa nasa taas na kasi ito yung para nire-refill na lang namin. Lucky Me noodles tsaka itong misin na seafood spicy. Masarap to. Hindi naman siya ganong kaanghang. Tender juicy hot dog. Ito na yung
yung binibili namin kasi nga masarap siya. Chicken hot dog with cheese. And bumili din ako ng gata. So ito na lang yung binili ko, yung sa ginataang gulay ng Nor. Kasi nga yung sa Coco Mama, medyo mahal pala siya, no? Kaya ito muna, 29 pesos to. Coco Mama, nasa 35 yata. Tapos yogurt, matagal pa yung expiration nito. Kasi yung isang nabili kong yogurt, nag-expire. So tinapon ko na dahil namumuo-muo na siya. So i-check natin pala yung expiration kapag bibili ng yogurt. Taco, ito yung nilalagay ko sa chicken breast and Charmy. Wala nang sisters na panty liner kaya Charmy na lang din. Tapos bumili ako ng Kojic na kulay orange kasi alam ko mas effective yan. Tapos etong Lactacid, bumili rin ako. Ito yung mga gamot na nabili namin sa Mercury. Paano lang naman daw pang extra kasi nga naubusan na kami. So meron tayong Solmiox para kay Kiel. Dalawang paracetamol din for kids and Alnix. And then syempre Bioflu, paracetamol, tapos Solmiox, Tuceran, tsaka mefenamic acid. Ang humat, bumili dun si MJ. And then, ketchup. Bumili din ako ng olive oil. Sabi sa internet, di ko lang sure ah. Mas okay daw yung olive oil na nakalagay sa dark na lalagyanan. So, ganyan. Kesa yung sa transparent. Meron din tayong cranberry juice. And then, Angkor na unsalted. Ito yung gagamitin ko sa oatmeal cookies. And then, dairy cream classic. Ito yung ginagamit ko na mayonnaise. And then, tagal na namin walang ano. Katuputin. Ilias na wheat bread. Bumili din ako ng mushroom kasi nga, meron kaming beef dito. So, para may extra kami pag magsasamgyup. And then, yung chicken breast. Yan, pinaka-love na love ko yan ngayon nakainin. And magsha-shopee haul din ako. So, dumadating na pa isa-isa yung mga pinamili ko. Pero, dun ko muna ilalagay para sasama-sama ko siya sa isang video. Ipapakita sa inyo. So, ayun na for my mini grocery haul. And, magliligpit muna ako. Is it cool? You can do it a lot of times and with your friends. Oh my god! Oh my god! What? Can we do it again? Yeah. How are we gonna get rid of it? Easy, bro. We're gonna do it again! Where are your glasses, dude? Actually, there's nothing. There's lava. Going to burn the table. Oh no! This is going to set out. Oh my god! Why am I so scared? I think you're gonna make the slime. What I did, Dad? Dad, look what I did. Oh my god! Is it hard? No. It's better what Mom's doing. It's like a slime. One, two, five. Daddy, baka malaglag. Four. Three. Wait, Daddy's on the way. Two. One. Launch. Launch it. Hard, Kel, hard. Yay. Again. You're one. Aiming for us. Are you aiming for me? Hello. Three.
A few moments later. Hey guys, so it's been a long time. It's Saturday and alam nyo ba, nagkasakit ako. Kaya hindi ako nakapag-vlog talaga. So kanina, pina-open ko kay Kel yung mga nabili ko sa Shopee. So ano siya, mga scientific games, parang experiment para sa mga bata. So kaya yun yung binili ko para interactive siya. Dalawa sila ni MJ naglalaro. And bumili din ako ng slime. So if ever na gusto nyo, yung mga pinagbilan ko sa Shopee, ilalagay ko siya sa description box. And para sa akin, kung gusto nyo makipaglaro sa anak nyo na talagang may kinakalikot kayo, may mga hinahalo kayo, okay yung bumili sa Shopee. Kasi nga, tumingin ako ng ganun sa SM South Mall. Nasa 3,000 siya. And yung binili ko, 1-2 siya. Or 5. Tama, 5 yung nabili ko. So, diba, super sulit niya. Tapos sobrang nag-overthink ako, guys, kasi syempre pandemic, tapos may bagong virus, Delta, ganyan. Pero yun nga, sipon lang naman, tapos okay naman ako ngayon. So yun, uminom ako ng maraming vitamin C, water, as in water, tapos lots of tulog, and nag-rise na talaga ako kasi nga natakot ako para sa mga tao sa paligid ko. Syempre, ayoko sila mahawa kung may sakit man ako, 'di ba? Pero so far, so good. I'm okay. Wala na ako ng pang-amoy, pero kasi sipon eh. Wala ka talagang maamoy kasi nga barado yung ilong mo. Pero ngayon, nakakaamoy na ako ulit. At yung panlasa, hindi naman siya nawala. So, every year naman talaga, nagkakasakit ako ng sobrang tindi talaga. As in, once a year, hindi pwedeng hindi mawawala yon. Sakto pa, flu season na ngayon. Kaya yun, di ba galing din kaming probinsya, nagpaulan kami, tapos nagpa-vaccine kami. So, sunod-sunod yung mga ganap. So, kaya yun, si MJ, di ba, nagkasakit siya, tapos sumunod ako. Pero ngayon naman, okay na, guys. Kaya, ayun, kita nyo naman, freshness na ulit. Pero, nung mga nakaraan talaga, as in, nagpahinga lang ako, hindi muna ako nag-ice coffee, kasi nga, baka, umano yung lalamunan ko. Pero, hindi naman ako nahirapan huminga, wala naman ako ibang, antag nito, ibang symptoms na related sa COVID. Siyempre, natatakot naman talaga ako. Etong week nga na to, kasi nga, hindi rin naman ako pumasok sa work. Ano ba naman yung sasahurin mo kapag pinilit mo yung sarili mo na pumasok, tapos kapag nagkasakit ka, 'di ba, mas mahal pa yung magagastos mo. At least nagpahinga ako ng 4 days, di pahinga, di okay na ako ngayon. So sobrang relief lang yung nararamdaman ko ngayon. Kung alam nyo lang. Ano pa ba mga kwento ko? So yun, kaya may napukpok tito kasi ginagawa yung bahay ng tita ko. And malapit na siya matapos. Nakaka-excite lang. And hindi pa kami nakakapunta ng Lancaster. Siguro magto 2 months na kasi nakakatamad na, sa totoo lang. Pero baka this Friday, pumunta kami kasi may asikasuhin lang kami ulit. Tsaka, titignan namin kung ano yung lagay ng bahay after ng mga bagyo, ng mga ulan. So, kung ano yung nangyari doon. Kasi nga may mga naiwang gamit doon. Shoutout tayo dun sa huling vlog kay Lady Lynn Quizon. Hello po. Maraming salamat and God bless. Kay Rachel Calderon. Lagi yan nanonood. Kay Cusinera PH. Ah, oh, Nueva Vizcaya din sila. So, kami sa San Antonio kami. San Antonio, Nueva Vizcaya. And sabi ng papa ko, next time na pupunta kami doon, gagala kami sa mga pwedeng puntahan doon. Like mga falls. May mga underground river yata sila doon. Sabi ni papa, kapag pwede na, yun yung ipapakita namin sa inyo. Kasi sabi niya, na-enjoy nyo daw. Nanonood kasi si papa lagi ng vlog. Yun, na-enjoy nyo daw yung vlog sa Nueva Vizcaya. Kaya, yan. Ganun yung gagawin natin. Kay Madel Fontanilla, sabi niya, teacher ko si Sir Larry Maglaya nung high school ako. Hala, hello sa'yo. Nakakatuwa naman. Si Tito Uro, yun yung kapatid ni Papa na taga-provincia. So, salamat. Kay JJ Cruz, Queenie Aliar, yes, Ilocano po ako, pero hindi ako marunong magsalita. Noon, natuturuan kami ni Papa nung nandito pa siya kasi nga sa iba nakatira si Papa. Pero yung mga bata pa kami, parang mangantayon, yung mga ganyan, yung mga basic lang talaga yung alam namin. Pero sana matutunan namin kasi syempre doon kami naka-hometown namin, yung tas hindi kami marunong mag-Ilocano, diba? Diba? So yun na guys, ang dami ko ng daldal. Sana nag-enjoy kayo sa compilation ng vlog ko and I hope to see you on the next one. Bye!